Okay. So we're done with background. So kung ano ang purposes, ano ang criteria for theory evaluation. Ayun, for theory evaluation. And now we proceed with the introduction to criminological theory. So specific na tayo na patungkol na sa criminology yung theories na pag-aaralan natin. But first you have to have the background. Kaya, definition ng terms muna. Your favorite. First is causality. So, this is a concept more applicable to the hard sciences. So, when we say hard sciences, these are mathematics, physics, as in yung mga sciences na merong definite answer. Unlike psychology, na hindi siya definite, na bawat tao, iba-iba ang pag-apply ng theories. In hard sciences, yun na nga, yung 1 plus 1, kahit saan kang, saan parte ng mundo ka pumunta, pare-parehas na ang sagot ay 2. Yun, that, those are hard sciences. So, question dito, does the appearance of X cause Y? Dahil ba pangit siya, kaya siya bumagsak sa exam? Yun, may connection ba yun? Yun. In a perfect relationship, the appearance of X would always cause the effect Y. Each and every time, the relationship is seen. So that is causality, yung cause and effect ng isang pangyayari. And then we have empirical validity. This is the most important factor in evaluating a theory and means that the theory has been supported by research evidence. As we have mentioned yesterday and the other days, na ang theory hindi pwede na hindi siya madaling ipaliwanag, hindi pwede na, o hindi siya maganda kapag sobrang dami niyang explanations kasi hindi na siya maiintindihan. At ang sabi pa nga, di ba, ang isa pang katangian ng isang magandang theory is generalizability. The more concepts, the more instances, the more circumstances na maa-apply mo yung theory, the better. Kasi kung masyadong specific ang isang theory, then you would not be able to apply it to as many concepts as possible. Kaya nalilimitahan yung gamit sa isang theory. And always, theory should be supported by evidence. Katulad ng example din na nabanggit natin kahapon, ang imagine niyo na lang na nagpepresenta kayo sa korte. Hindi pwede na puro testimonial evidence lang. Yung testimonial evidence, kailangan may supporting object evidence din in order for you to have or to prove your case better. Hindi pwede na basta-basta lang ang pagpipresenta. And this applies to theories. Hindi pwede na basta gumawa ka lang ng theory na isip mo dahil may personal experience ka. Hindi pwedeng ganon. Kailangan may research evidence ka. Kaya mahalaga ang research. And then ideology, a belief system, and a set of core values or philosophy. From the term idea, kaya ideology, ano yung pananaw mo? Ano yung mga pinaniniwalaan mo? In a pure sense, an ideology states or explains how things should be. Kung ano ba ang dapat? Yun, that's ideology. And a theory explains how things actually are. Kung ano yung realidad, yun naman ang theory. Ulit, pag sinabing ideology, sinasabi dito kung paano dapat nangyayari ang isang bagay. Sa theory naman, kung paano nangyayari yung actual na realidad ng isang bagay. Ba't ko in-stop share? Ayan. Internal logical consistency. So a theory needs to be presented in a logical manner. Hindi pwede na yung theory mo ay magulo. Magulo na nga buhay ng mga nagbabasa, pati yung theory na binabasa niya magulo din. Hindi pwedeng ganun. And to have clearly stated propositions that agree with or do not contradict one another. Kasi nga, katulad nung sa ideology, katulad nung mga nabanggit natin kanina, kailangan it supports
yung mga ebidensya mo supports yung concept, yung mga propositions na nandoon sa theory mo. Gets? Kailangan nakasuporta sila doon sa mga pinagsasabi mo sa theory mo. Okay. And to have clearly stated propositions that agree with or do not contradict one another. Restated, does the theory make logical and consistent sense? Baka kasi, ang banggit mo sa unang part ng theory ay hindi na parehas sa binabanggit mo sa last part ng theory mo. So, nagko-contradict na. Kaya, hindi magagamit yung theory mo because it's contradicting. Okay. And then we have macro. Macro theories of criminal behavior explain the big picture of crime. Crime across the world or across a society. Hindi lang sa isang specific culture, sa isang specific society. Macro theories explains universally. Yung scope niya ay pang buong mundo. They attempt to answer why there are variations in group rates of crime. Other authors have used the terms epidemiology or social structural theories. And then yung kabaligtaran niya, yung micro theories of criminal behavior focus on a small group of offenders or an individual crime. Kung bakit nagkaganito, kung bakit naging kriminal ang isang tao, that's one way of explaining that is through a micro theory. Pero kapag ang tinutukoy natin ay kung bakit ang kahirapan sinasabing cause ng main cause ng crime, then that's macro theory. Pangkalahatan ang macro. Pang-specific na individual o pang-specific na grupo, micro, pag-konti lang. Okay. Other authors have used the terms individual conduct or processual theories. And then we have necessary condition. This means that X must be present to produce the effect Y. Therefore, kapag wala yung X, walang Y. Okay. That's next is parsimony. Diba? Refers to how many propositions, steps, or statements are involved. How simple is the theory? Again, the simpler a theory is, the better it is. Kasi mas madali siyang maiintindihan. Dahil hindi ganun kadami yung mga pinagsasabi niya, kaya mas madali mo siyang magigets, mas madali mo siyang maia-apply sa mga pinag-aaralan mo. And then, we have policy implications. If the theory is empirically valid, what solutions are suggested? Kasi hindi naman porket gumawa ka na ng theory, tapos na yung trabaho mo. Kailangan, pagka-apply mo sa isang theory, ay makaisip ka rin kung ano ba ang magiging solusyon doon sa problema mo na yon, kung saan mo in-apply yung theory. So, makakabuo ka dapat ng mga policy implications. And then, probabilistic causality. Probability is part of statistics. Kaya pag sinabing probabilistic causality, it is a concept more applicable to the social sciences. For example, X is more or less likely cause effect Y. Restated, X tends to cause Y. Kumbaga, yung X ay malamang ang dahilan ng Y. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon ay definite. Kaya nga sabi dyan, more or less likely. So, in Tagalog, malamang yun nga. Pero, hindi ka sure kung yun ba talaga ang actual na dahilan kung bakit nagkaroon ng Y. Okay. And then we have scope. This refers to how much or how many types of crime or deviance the theory covers. Kaya nga scope, yung mga bagay na nasasakop ng isang theory. And then, sufficient condition. Each time X is present, effect Y will always occur. Ibig sabihin, basta nakita mo ang X sa isang circumstance, automatic magkakaroon siya ng effect na Y. Hindi katulad doon sa probabilistic causality, malamang lang. Hindi pa siya definite. Sa sufficient condition, sure ka na. Kasi nga, sufficient na nga yung condition para mag-cause ng Y yung X.
Nagigets niyo ba? Hindi. Okay. Next is soft determinism. I think this was covered also in Introduction to Criminology. So this is the view that human behavior is not wholly caused, determined, or predictable by any set of biological, psychological, and sociological forces, but that this interact with exercise of choice and will by individuals. So hindi daw lahat ng mga actions ng isang tao ay dahil sa kanyang katawan. Ibig sabihin, sa kanyang pag-iisip. Sabi nga dyan, biological, psychological, or sociological forces. Yung iba, sabi dyan, but that this interact with exercise of choice and will by individuals. If you can remember yung classical theory, sinasabi doon na ang isang tao ay gumagawa ng krimen kasi gusto niya. Because meron siyang tinatawag na free will. Yun yung sa soft determinism. Hindi daw laging ang dahilan ng paggawa ng krimen ay dahil sa kanyang utak. Dahil may tama siya sa utak, may mental health problem siya, or merong ibang sociological forces na nakaka-impluwensya sa kanya. But may mga pagkakataon na choice niya yon, na ginusto niya yon. That's soft determinism. And then, tautology. Circular reasoning. Circular, so circle. Yung pagdadahilan mo o pagja-justify mo sa isang bagay ay umiikot lang. If a theory states that greed causes people to commit crimes and then says, we know John is greedy because he committed a crime, it becomes impossible to subject the theory to the scientific process. Kasi ang sabi nga nung una, greed causes people to commit crime. Yung greed ang nagiging dahilan kung bakit nakagagawa ng krimen. Kaya sabi dito, we know John is greedy, kaya siya gumawa ng krimen. Ayun. And then, in this case, you would find that greed has been defined as someone who commits criminal acts. The circle of the reasoning never stops. Okay. Parang yung tanong lang natin yung kanina, ano ba ang nauna, law or crime, di ba? Iikot-ikot lang yung mga explanation, pero may definite answer na doon. Laging law ang mauuna. And then, testability, the ability to test the theory. To be valid and ultimately useful, a theory must be able to be subjected to scientific research. Kapag hindi mo ni-research ang theory na pinopropose mo, then you cannot use it. Kasi nga, sabi nga kanina, kailangan ng supporting research evidence yung mga propositions, yung mga pinagsasabi mo doon sa iyong theory. Theories may be untestable if they are tautological. Propose causes that are not measurable, hindi masukat, kaya hindi mo rin siya matetest. Or are so open-ended that empirical findings can always be reinterpreted to support the theory. Okay, and the theory, in simple terms, it is an explanation of something. Ito ay isang paraan kung saan, ito ay isang, meron itong konsepto, mga konsepto na kung saan magagamit mo sa pagpapaliwanag ng iba't ibang mga bagay. Bakit nakagagawa ng krimen ng isang tao? Samantalang yung iba, namumuhay naman ng walang criminal record. Bakit yung iba nakatatakas mula sa kamay ng batas? Ayun. And then, theories of criminal and deviant behavior. Theories in this category attempt to explain why an individual commits criminal or delinquent acts. So specifically, theories of criminal and deviant behavior ay pinaliliwanag niya kung bakit nagkakaroon ng criminal and deviant behavior, kung sino-sino ang mga may posibilidad na makagawa ng criminal and deviant behavior. And then, theories of law and justice. These are theories that attempt to explain how laws are made. Paano ginagawa ang batas? Ano yung history ng isang batas? For example, yung
Grabe sa cybercrime. I love you virus. Nung time na nabuo ang I love you virus, wala pa ang Republic Act 10175 or the Anti-Cybercrime Law of 2012. Kaya, nung time na nangyari yung act na yon, hindi siya crime eh, yung act na yon, 2002 I think, tama ba? 2000. Basta ganun, early 2000s, ay hindi naman naaresto yung gumawa nun, si De Guzman. Hindi naman siya naaresto kasi nga wala namang batas. So, eto, theories of law and criminal justice attempts to explain how laws are made and how the criminal justice system operates as a whole. Kumbaga, pati yung pinag-aaralan natin, yung criminal justice system, ay part nitong mga theories of law and criminal justice. Bakit merong need para magpataw ng kaparusahan? Hindi ba pwedeng sorry-sorry na lang? Yun, part yan ng mga theories of law and criminal justice. And then, usefulness. This refers to the real-world applications that the theory proposes or suggests and the ability to implement those applications. Kung papaano mo magagamit, actual na magagamit yung theory. Kasi nga, katulad ng paulit-ulit nating sinasabi, hindi mo magagamit ang theory kung hindi siya tested by research, kung hindi siya measurable. Kaya, check mo, useful ba talaga itong theory? May pakinabang ba talaga tayo sa theory na ito? Kasi kung wala, ba't pa natin siya? Or wala tayong need na gamitin siya? And then last part for today are key concepts. So theories are useful tools that help us to understand and explain the world around us. In criminology, they help us to understand the workings of the criminal justice system and the actors in the system. And then, theories suggest the way things are, kung ano ba yung actual na nangyayari, not the way things ought to be, hindi kung papaano ba dapat. Okay, theories suggest the way things are, kung ano yung actual, kung ano yung realidad, hindi kung ano yung tingin mong dapat na nangyayari. Okay, yun ang mga theory. They are not inherently good or bad. However, they can be used for good or bad purposes. And the number three, a theory can try to explain crime for a large social unit or area, or it can attempt to explain crime at an individual or smaller unit level. Yun na yung mga macro theories, yung universal, yung ma-apply mo sa mundo, sa buong mundo. And then yung micro theories, yung mga aplikable lang sa isang tao o aplikable lang sa isang grupo. So because we are dealing with human behavior, the social sciences will never be like the hard sciences. Dahil nga ang behavior ng isang tao ay iba sa behavior din. Kumbaga magkakaiba tayo ng behavior. Walang dalawang tao na parehas sila ng behavior. Kaya nga mas mahirap ang pag-a-apply ng social sciences. And in hard sciences, the theory of relativity will not change. Kung kailan siya na buo, ay walang bagong data na pwedeng makapagbali doon sa theory of relativity. Kasi nga, hard science siya. So, walang theory na makapagbabago na ang sagot sa 1 plus 1 ay 2. Kasi nga, hard science yun. In social sciences, however, we deal with probabilities. Ano ang mga posibleng mangyari? Hindi ka sure lagi sa social sciences. Kasi nga, magkakaiba ang behavior ng tao. Human behavior is very complex. Kaya hindi siya ganun kadaling ipaliwanag. So the social scientist will say things such as a severely neglected child will probably lang commit or tend to commit delinquent acts. Pero magtataka ka rin o mapapaisip ka rin bakit yung ibang bata na neglected din naman ay napabayaan ng kanyang magulang, hindi naman naging kriminal. Yung iba, naging motivation pa nila yon na pinabayaan sila nung bata sila, kaya nagpursige siya sa buhay. Ganon, talagang varied ang mga
circumstances. Kaya social science ay mas mahirap. And then, to be used for maximum effectiveness, theories must make sense. Kailangan may logical consistency. Kasi kung wala siyang sense, hindi mo siya magagamit dahil hindi mo nga siya maintindihan. Hindi mo siya, therefore, hindi mo siya maa-apply. It also explain as much crime as possible. Yun yung generalizability. Mas madami kang sakop na circumstances, the better your theory is. And that is called yung scope, yung sakop niya na mga circumstances kung saan siya pwedeng i-apply, kung saan pwede i-apply yung theory. And be as concise as possible. Parsimony, the less talk, less mistake, sabi, di ba? So the less explanations you have in a certain theory, the better it is. Mas konti ang sinasabi mo, mas okay yon. And that's called parsimony. Most important, the theory must be true or correct. Siyempre, dapat ang theory na ginagamit mo is backed up with research evidence. Kaya ang tawag naman doon ay validity. It's valid. So having met these basic goals, the theory must then have some real-world applications. Magagamit mo siya sa tunay na buhay. Magagamit mo siya realistically. And hindi lang basta nagamit mo. Nagkaroon ka pa ng solusyon doon sa mga problema kung saan mo ginamit yung theory. And yun naman yung mga policy implications. And then, many theories have common traits, but differences among them still exist. Understanding these differences is key to understanding the often contradictory views of crime and deviance they purport to explain. Just like what we've mentioned before, theory, you will find theories that contradict each other. Diba? Merong mga theories na nagsasabing namamana ang pagkakriminal. Si yung tatay niyo, si Lombroso, di ba? Sabi niya, merong born criminal, yung mga taong hindi nag-evolve. Kaya ang ugali nila ay primitive pa rin, pati yung itsura nila primitive pa rin, di ba? Yung mga atavistic na tao, mga mukhang unggoy. Hindi makita. Yun, yung mga mukhang unggoy, sabi ni Lombroso, ay born criminal kasi nga namana nila yung mga traits na yon, hindi siya nag-evolve kung ano ba ang ugali, kung ano ba ang behavior ng isang tao. Pero may mga theories din naman na nagsasabi na ang criminal behavior, ang pagiging criminal ay dahil sa kanyang environment, dahil sa kanyang mga nakakasalamuha. Baka siya ay nakatira sa isang bahay na puro adik ang mga kasama niya, nanay niya, tatay niya, mga kapatid niya, adik. Kaya siya naging adik na rin. O kaya, sige, hindi na lang kamag-anak. Yung mga kaibigan niya, nag-chochonki everyday. Kaya ikaw, napapasama ka, chumuchonki ka na rin. Kaya, ito naman ay cause, yung pagiging kriminal ng tao na yun ay dahil sa kanyang environment. Hindi dahil namana niya. Ayun, kaya contradictory views. But, eto ngang theories, ang role niya is to make you better understand yung circumstances, yung condition sa isang pangyayari, and to help you better understand the differences between those people kung saan mo ina-apply yung theories.